Welcome po sa Pubring Seaman. Usan po natin itong ETA dahil papalitan natin itong low bid na to dahil lumang luma na. ETA, ang meaning yan guys, emergency towing arrangement. Kaya tatanggalin natin yan at para malaman natin kung anong meron sa loob, bulok na o ano, papalitan natin yung lubid. So bubuksan na natin itong ETA para makikita natin kung alin pa yung bulok, yung parting bulok sa loob. So wow, okay pa naman siya guys, yung lubid. So, tapos yung gilid pala dito, yung lock nya kinalawang na rin. Itong ilaw okay pa naman. Okay pa yung baterya. Bibirahin na natin itong lubid na to. Plaster na natin. Pati itong kulay asol na malaki. Gigilid lang natin dito. So bali ito na yung pinakadulo niya. Mukhang okay pa naman. Kinalawang na guys itong gilid. Tapos yung dulo niya papuntang dito sa Panama choke. Okay pa naman, matibay pa. Tingnan natin sa loob niya guys kung anong itsura. Ah, sobrang kalawang na. Pati ito kakatuka din natin mamaya, i-maintenance natin yan at pipinturahan para gumanda. Takin lang natin to guys para matansya natin yung pagputol natin. Tanggalin natin to sa maya-maya dito sa malaking shackle para matansya natin kung gaano kahaba yung puputulin natin dun sa bulok. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Dito sa malaking shackle at para umpisa na natin putulin. Ah, medyo matigas tong kuha na to. Tagal na siguro hindi to na kuha nila o na tagal na siguro hindi nila to tinanggal. Kaya, tumigas na. Grabe. Makakuha nga ng katala. Hindi kayang kamay lang. Dito talaga, pag matagal lang hindi nabuksan. Yun oh. Ayos. Sa wakas, tanggal na rin guys. Maghahanda na tayo ng pamputol. Actually, maliit lang naman talaga to na lubid. Ang kuwan lang talaga to. Pang bagay pang messenger lang to siya. Lalagyan natin ng hose dahil yung hose dito na nakalagay dati bulok na rin. Ito guys, kuan lang naman to. Lumang fire hose lang to. Itong ginagawa natin guys, pansamantala lang to kasi papalitan din naman to. So na yan na yung hitsura niya bago ng kuan hose. Itong luma, ito yung katabi niya, ito yung sa gilid. So yan yung i-splice natin mamaya. Habang nag-i-splice tayo, pakakatukan natin itong box ng ETA at parang mapinturahan para matapos na at mailagay na kaagad itong lubid na bagong kuwan. So yan, swabing-swabi na. Tapos ng katukan, nag-wire blast na lang yung ating poging kaibigan. Ang linis na. Kunting exercise lang para lumambot itong
lock dito sa ETA dahil medyo matigas. Lagyan lang to ng langis mamaya. Itong tinatabas nating lumang fire hose, ipambabalot natin to doon sa yung nakalawit na kuwan mula doon sa ETA box hanggang doon sa shackle para hindi kaagad siya mabulok. So ayan na siya guys. Naka first coat na tayo. The next day. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. So bagong-bago na yan guys. Pati dito sa loob, kinatukan na yan. Bagong-bagong bintura. Napaka kinis at malinis. Pati dito sa gilid, yung lock niya guys, may grasa na rin. Yan, malinis na malinis. Ang gandang pagkaka-maintenance. So ngayon, ibabalik na naman natin pagkakalagay ng lubid sa dati niyang kinalalagyan dito hanggang sa dito sa malaking shackle. Ibabalik uli natin. Parang walang nangyari guys. Bagong bago. Kabit lang tong ayon na to. Tapos ibabalik na rin natin tong lubid sa dati niyang pagkakalagay sa loob. So isasara na natin para malagyan na natin ng lock at matapos na tayo. Yun, bagong bago, ang ganda ng pagkaka-maintenance, swabing swabe dito sa gilid. Yun o, ayos talaga sa kabilang side. Yun. So maraming salamat guys sa panonood. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Sana may napulot kayong aral. Sana may natutunan kayo. At huwag niyo sana kalimutang mag-like, share, subscribe. Thank you very much.